Makalipas ang mahigit isang buwan, nakalabas na mula sa kanilang itlog ang mga batang pawikan na ito. Una nilang challenge, salubungin ang malalakas na alon ng karagatan. Ilan kaya sa kanilang bubuhay? At ilan ang kakayanin ang hamon? Ito yung Manila Bay, no? Kapag nakikita natin at naririnig natin yung Manila Bay, parang unang pumapasok sa atin, madumi, kalat. Pero itong lugar pala na ito, nagsisilbing pangitlugan ng mga pawikan. Nasurpresa din ako sa nalaman ko na yan. Magandang umaga po. Good morning po, Doc. Tagal na itong organisasyon nyo, gano'ng katagal na po ba ito? Isang dekada na ito. Nagsimula ko kami nung 2009. Gaano kadalas po kayo magpatrol? Pagka season na talaga, September, October, November, eto na, napansin na namin na maraming umaahon. Noong una, hindi talaga napapansin dahil hindi nila alam na meron na endangered na patrol ng pawikan. Sabi natin, protektahan natin. Ang dami nilang videos na pinapakita sa akin. Automatic na kapag may nakita sila ng mga pawikan, pumunta sa pangpang para mangitlog, automatic na kukuhanan na agad nila ng video. That's one way to document these things. Wow, grabe oh. Hahayaan nila yung mapawikan na maghanap ng nesting site. Pag uuwi kayong pawikan, mangingitlog doon, tatabunan, and then hahayaan nilang umalis. Pag alis nung pawikan, itong nangitlog dito, hukay nila yung hinukay at itatransfer nila dito sa area, sa nursery. That way, mas mapuprotektahan yung napili nilang lugar kung saan sila mangingitlog. Malapit sa shore, malapit sa daanan ng tao, hindi protected against other predators like dogs, cats. Hindi raw biro ang pagbabantay ng pawikan patrollers. Magdamag ang paghihintay ang kailangan para masigurong ligtas na mangitlog ang mga pawikan. Ito na sir, yung ating ano, sea turtle nesting facility. Ang galing, may ganyan pa kayo ha. Then, ito yung mga nest. Lumubog na. Ayun! Ito na yung isa. Nakalabas na. So yung ilalim dyan, pinupush sila pataas kasi gusto nilang lumabas eh. Gusto nilang mag-emerge dun sa sand. Maya-maya yung isa, nagiging dalawa. Nagiging tatlo, nagiging apat. So here, we are expecting 126. Usually mga, what? 30% yung nabibisa? Mga 70-80. Ah, mataas kayo dito ha? Hopefully maka 100% tayo. Maraming training at seminars daw ang pinuntahan nila Rogelio para matuto ng tamang paraan ng pawikan conservation. Inuna tayo ho ng DNR. Okay. Senior sa atin yung mga kaalaman, yes. O seminar. Then every year ho, nagpa-practice uli kami. Kabilang sa proyekto ng grupo ang regular na paglilinis ng baybayin. Pagka ho bagyuhan, sabi natin masama yung habagat o amihan, talagang bumubuntun din ho talaga yung basura. Hindi natin tinitigilan ho eh. Iwa ho ng sabi ko nga, si pawikan, hindi naman tinitigil sa pagpunta sa lugar namin. Ang daming mga water lilies na nakuha, kagaya niyan. Ito mga ganito, iniipo nila sa isang lugar, maghuhukay sila tapos ibabao nila para doon na rin mabulok. Ang mga problema natin is pa rin is yung mga plastics kagaya na nito, mga bottle, soft drinks container na plastic, mga boba iced tea na container, ayan no. Toys, plastic toys na that end up in our waters. Ito kapag nasa tubig siya, yung mga pawikan may not be able to distinguish this sa jellyfish because of its color. Lalo na kapag medyo malambot pa yan, freely flowing dun sa tubig, they would grab it and eat it, no? Nitong nakaraang linggo lang, mahigit 200 pawikan ang lumabas mula sa kanilang mga itlog. Dito mismo sila isinilang sa nesting facility ng isang grupo sa Naic, Cavite. Pinaka-common na nakikita natin dito ay ito yung olive ridley. Kaya natutuwa ako eh. Posible na talagang dito sila pinanganak.
dahil naka-GPS sa kanilang isip, sa utak nila na sila ay dito napisa, dito babalik. Makakakita na lang yan, yung mga anak-anak nyo. No? Sila na yung magpapatuloy, yung inumpisahan yung ginawa dito. So, nag-aho na ho siya at nag-ano na doon sa threshold niya. Opo. Nag-emerge na lahat. Wow, ang dami nito, sir! Ilan to? Nasa more than 200 ho. Kawag siya ng kawag eh, no? Kasi preparing themselves, no? Para sa paglangoy mamaya. Ito, madami rin, no? Wow! Ito na yung mga i-release natin ngayon. So, dito lang, ma-assess natin kung gaano kalakas, kasigla, at saka kung gaano sila ka-active, no? Very important kasi yan sa first stages ng kanilang buhay sa dagat. Medyo maulan ngayon. Walang mga predators na mga ibon na nag-aabang. O yun nga lang, dahil mas maliit sila at malalaki yung alon, parte yun ang challenges ng mga pawikan na ito para sila mag-survive. Okay, let's go. Dali na natin to. Dito, para medyo matandaan nila kung saan sila galing. Ang pinaka-develop lang sa kanila is yung kanilang four legs. Liit lang, oh. Pagbalik nila dito, ganyan na sila kalalapad, kalalaki. Only 1% of yung sa clutch ang magre-reach into adulthood. Parang nakikita mo, parang gusto mong tulungan eh. Yung kawag sila ng kawag, yung pinipilit nilang itaas yung kanilang leeg para makahinga because first time nilang ma-expose sa tubig. Pero kung titignan mo, parang sanay na sila. But then you still see the struggles. No? At ayang paghihirap na yan, yung mga struggles na yan, mas malaki pa dyan yung haharapin nila. Mga alon, mga predators sa dagat, at yung environmental factors that will, you know, challenge their survival. Kabilang ang mga predator tulad ng malalaking ibon, aso, at bayawak, at maging polusyon sa mga panganib na kinakaharap ng mga batang pawikan. Kalaban din nila ang mga bangka na kanilang nakakasalubong sa karagatan. At dahil migratory o palipat-lipat nang nilalanguyan ang mga pawikan, nangyayari ito sa iba't ibang panig ng mundo. Sa nagdaang mga taon, nakakamanghang isipin na isang grupo ng mga residente ang nagtutulong-tulong para protektahan ang mga pawikan. Wala man itong anumang kapalit. Sa amin mga patroler, ano nangyari? Kami mga mag-asawa, nagkukumare, nagkumpare. Ito yung naging hobby. Basta ho, season na, araw-araw na halos yan, gabi-gabi. Gaano kadami po yung mga patrollers natin? Una, konti. Dahil na siyempre, puro kami volunteer. Ngayon may sweldo na? Wala pa ho. Ang DNR, dahil sila yung nagsusuporta sa amin ng mga kawayan, gamit, naka-declare itong marine protected area since nagkaroon ho ng pawikan. Sana mapagpatuloy itong ginagawa nyo. It's only 2012 nang ma-recognize po sila ng national government bilang pawikan nesting site. Ang Pero Cavite po ay patuloy pong isinasagawa ang pag-ano po sa solid waste. Nabawasan na rin po ito pero hindi po masasabi nating 100%. Meron pong continuous water quality monitoring sa coastal areas po natin. Sa ngayon po, ang ating pong mga pawikan patrollers ay matyaga at hindi po sila nagsasawa sa kabila po ng hirap. Napakasipag po nila at they are all dedicated po para pangalagaan po ang ating pawikan. Malaki ang papel ng mga pawikan sa pagpapalago ng mga bahura at seagrass sa karagatan. Kaya naman sa mga pagkakataong mapunta sila sa ating lugar, sana ay gawin natin ang ating tungkulin na protektahan sila alang-alang sa pagpapatuloy ng kanilang lahi.